Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala ahli wasabi wa man wala. Itong paksa na ito, ito ay patungkol sa patungkol kay Propeta Muhammad sumananawa ang kapayapaan nung kanyang kapanahunan, nung siya ay nagsimulang maging isang propeta at sugo ni Allah. Ibinababa sa kanya ang Suratul A'laq na ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam. Ipinag-utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang basahin ang Quran. Ang limang ayat na ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang Panginoon na mapagpala ang mapagbigay, na lumika sa panulat upang isulat ang lahat ng mga bagay at mga pangyayari lahat. Alladhi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam yalam, at nagturo sa mga tao ng mga bagay na hindi niya nalalaman. So yun po ang umpisa ng pagpapahayag kay Propeta Muhammad sumananawa ang kapayapaan. At pagkatapos ito ay ipaliwanag sa kanya, ay tumakbo siya sa kanyang asawa kay Khadija radhiyallahu anha, at sinabi niya na siya ay koberan, ibig sabihin takpan ng kumot. So dahil sa kanyang takot at sa kanyang kumbaga ay natakot siya sa na kanyang nakita, sapagkat nagpakita si Jibril alayhis salam sa kanyang anyo na kung saan ang kanyang nakikita mula east hanggang mula sa silangan hanggang kanluran ang kanyang laki. Kaya sa sobrang takot siya. So at muli ibinabas naman sa kanya ang isa pang sura na ipinag-utos sa kanya na siya'y tumayo at magpaalala at magbigay ng babala. Na sinabi sa kanya, ya hiwal muda kung faandir. So ikaw na nagtatakip ng iyong ikaw nagtatakpan ng kumot ng balabal, tumayo ka at ikaw ay magbigay ng babala. So yun ang simula na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging isang sugo. Yung una ay binabaan siya ng ayat bilang propeta, at sumunod ay ipinag-utos sa kanya na siya ay mangaral sa kanyang mga mamamayan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nangaral po siya ng 13 years doon po sa Makkah. 13 taon na pangangaral ni Propeta Muhammad sumananawa ang kapayapaan, na ang kanyang pangaral ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang. So yun po ang unang pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 13 taon. So after ng 10 years na kanyang pangangaral ng tauhid, na ang sa loob ng 10 taon na yon ay tauhid lamang ang kanyang ipinangaral. Ibig sabihin ang kaisahan ni Allah ang kanyang ipinangaral sa mga mamamayan niya. So pagdating ng 10 years na yon, inutusan ni o pinadala ni Allah si Angel Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaiga doon sa sa Hijr. Ibig sabihin doon sa malapit sa Kaaba. Nung siya ay nakahiga doon malapit sa Kaaba, ay nilapitan siya ni Anghel Gabriel na tinatawag na Jibril. At pagkatapos, kung inyong maalala mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay bata pa lamang, mga siguro edad niya ay mga 2 years old, ay habang siya ay naglalaro kasama niya ang anak ng kanyang
nagpapagatas sa kanya, ibig sabihin nagpapainom sa kanya ng gatas habang sila'y naglalaro, ay merong lumapit sa kanila na mga anghel. At itong anghel na ito, hinawakan si Propeta Muhammad sumnanawa ang kapayapaan at binuksan ang kanyang puso, ang kanyang dibdib. So, binuksan ang kanyang dibdib, pagkatapos ay nilinisan po ang kanyang dibdib, ang kanyang puso. Nilinisan ito at inalis po ang mga bagay-bagay na kung saan ang mga maruruming bagay ginawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung kanyang, nung siya ay bata pa. Kaya, pagkatapos ay sinara ito, kaya yung bata, sa labis na takot ng batang nakakita, tumakbo siya doon sa kanyang ina, na sinabi niya si Muhammad ay minilapitan ng tao at binuksan ang kanyang dibdib. So, yun ang unang pagbukas ng dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkalipas ng 40 years, habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga doon nasa tinatawag siya ng bundok ng Hira, mahilig siyang magmuni-muni, ay nilapitan na naman siya muli ni Anghel Jibril alayhis salam. At siya ay inutusan na sahin ang ipinahayag sa kanya. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ako marunong bumasa. Sabi niya, la adri, sabi niya, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adri, hindi ako marunong, sabi niya, hindi ako marunong bumasa, kumbaga ni Jibril alayhis salam, ikra. So pininit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ibig sabihin ng ikra eh, i-recite mo then isa puso mo. So dahil hindi siya marunong bumasa, so ganun ang ginawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung limang unang as ayat ng suratul Alaq, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. So yun ang unang ayat mula sa suratul Alaq na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa labis na takot niya at nang siya umuwi, sabi niya sa kanyang asawa na takpan siya. Sa labis niya siya nanginginig sa sobrang takot. At sinabi niya na parabang ang inisip niya na siya ay nababaliw na o ano ba nangyari sa kanya. Kaya sabi ni Khadija, na kung saan si Khadija, pinapalakas ang kanyang kalooban na sinabi sa kanya na ikaw ay hindi nawawala sa isip. Bagkus ikaw ay mabuting ama, mabuti ka sa iyong pamilya. So ganun yung sinabi sa kanya. Kaya muli na namang babala si Jibril alayhis salam na siya inanyan at sinabi sa kanya, Yahya al-Mudathir, kum fa'andir, wa rabbukal fakabbir, wa tiyabaka fa'tahhir, wa rujzi fa'jur, wala tamnun tastaktiru, wali rabbika fasbir. O ikaw na nagtatakip ng kumot, tumayo ka at magpaalala. Mag-warning ka, sabi niya. At ang iyong Panginoon ay iyong dakilain. At ang iyong kasuutan ay iyong linisin. At lumayo ka sa mga tinatawag na arruds. So, yun po ang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibig sabihin na linisin ang iyong damit. Ito yung ibig sabihin, itayo ang pagdarasan. Isa yan sa mga paliwanag ng ating mga ulama na kung saan ay ang pagsamba ay dapat na dalisay at malinis. At iwasan ang tinatawag na arruds, ibig sabihin ang lahat ng mga diyos-diyosan ay dapat na layuan at itakwil. So yun ang inutos sa kanya na tumayo ka at magpaalala. Yun ang inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yahwal mudathir. Nagtatakip, tumayo ka at magpaalala. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod noon, habang siya ay nakahiga doon sa after 10 years na kanyang pangangaral, habang siya ay nakahiga doon sa Al-Hijr, sa may haligi
sa nang tabi ng Kaaba, sa may Kaaba, nagpakita muli si Jibril alayhi salam. At si Jibril alayhi salam lumapit sa kanya at siya'y inawakan at binuksan ang kanyang dibdib. Pangalawa ito. Pangalawang beses na pag binuksan ang dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nang mabuksan ito, kung nung una ay nilinis ang kanyang dibdib nung ito'y binuksan nung siya ay bata pa, mga 1 year or 2 years old. So ito naman sa edad niyang ito na kung saan ay siya ay nasa edad na 50 years. 50 na siya dahil 40 siya nag-umpisang maging propeta. Then after 10 years ng kanyang pangangaral ng Tauhid, ng kaisahan ni Allah, ay bumaba na naman si Jibril alayhi salam at binuksan ang kanyang dibdib muli mula sa kanyang lalamunan hanggang dito sa kanyang sa kanyang tiyan, sa dibdib niya. At ang ginawa naman ngayon ay binigyan siya ng wisdom, hikmah, kaalaman at iman, faith. Nilagyan siya ng wisdom, kaalaman at iba pang mga pangunawa sa salita ni Allah. Then nilagyan siya ng iman, ibig sabihin yung pananampalataya na napakatatag at napakatibay. So yun ang ginawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangalawang pagbukas ng kanyang dibdib. So pagkatapos noon ay dumating ang napakalaking hayop o parang kabayo na napakalaki na kung saan ay dito sumakay si Jibril alayhis salam at isinakay nila si Propeta Muhammad sumunanawa ang kapayapaan at sila po ay pumainlan lang. Sila ay inilipad paitaas papunta ng Al-Aqsa. So, inilipad sila papuntang Al-Aqsa na kung saan ay kumbaga ang kanyang hakbang ng kabayo na ito ay napakalawak o napakabilis. So, nakarating po sila sa Al-Aqsa at pagdating nila po doon ay sinabi doon na siya yung nag-lead ng kanilang pagdarasal. So, isa yun sa mga winika na ipinakilala na si Propeta Muhammad sumunanawa ang kapayapaan ay nag-lead ng kanilang pagdarasal doon sa Al-Aqsa. So, pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung sila ay iniakyat sa first heaven at nang mangatok si Jibril alayhi salam, sinabi ng bantay ng pinto na bakit kayo narito? Kumbaga, sinasabi niya si Propeta Muhammad ay dala-dala niya. O kumbaga ay isa siyang bisita. Kaya sinabi nung bantay ng pinto na welcome niya ang pagdating nila at ni Propeta Muhammad sumananaw ang kapayapaan. So ibig sabihin nag-umpisa na ang kanyang pagiging isang may dahilan kung bakit siya iniakyat doon sa kalangitan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun yung ano niya, yung after 10 years ng kanyang pag-akyat doon sa ibabaw ng kalangitan. At doon sa first heaven, nung dinala si Propeta Muhammad sumunanawa ang kapayapaan, namit niya na sa unang kalangitan, namit ni Propeta Muhammad sumunanawa ang kapayapaan si Propeta Adam alayhis salam. Si Propeta Adam alayhis salam, sinabi sa kanya ni Jibril, batiin mo si Propeta Muhammad sumunanawa ang kapayapaan. Kaya binati ito ni Adam alayhis salam. Sabi niya, welcome o ikaw na propetang salih, ibig sabihin na mabuti, masunurin. Sabi niya,
welcome ka dito, sabi niya. Salam, sabi niya sa iyo, assalamu alaikum. Pagbati ng salam ang inutos. So kaya sinalam ni Propeta Adam alayhis salam, sabi niya ay salam sa iyo o mabuting propeta at mabuting kapatid. So nakita ni Propeta Muhammad sallam na ang kanang mukha ni Adam alayhis salam ay masaya na nakatingin sa kanan. Ngunit pag ito ay humarap sa kaliwa, ay nakita niya na ito ay umiiyak. So nagtanong siya, bakit siya pag sa kanan tumitingin ay siya'y masaya? Ngunit pag siya'y tumingin sa kaliwa, siya naman ay malungkot. So sinabi nga ni Adam alayhis salam, sapagkat sa kanan, sabi niya, nakikita niya ang mga mananampalataya na nananahanan sa paraiso. At pag siya'y tumingin naman sa kaliwa, nakikita niya ang mga taong sumuway sa pananampalataya, at ito ay sila ay nakikita niyang pinaparusahan sa impyerno ang kanyang mga anak. Kaya labis ang kanyang sakit na kanyang naramdaman patungkol doon sa mga anak niya o mga lahi na kanyang nakikita. So nagpatuloy si Propeta Muhammad SAW iniyakyat sa second heaven. Pagdating naman niya sa second heaven, ay na-meet naman niya po si Propeta Yahya bin Zakaria na mas nakilala sa Kristyanismo na John the Baptist. At na-meet din niya si Jesus Christ, peace be upon him, doon kasama ni John the Baptist. Si Yahya bin Zakaria o John the Baptist at si Jesus Christ, sila po ay magpinsan sapagkat ang nanay ni Jesus Christ at ni John the Baptist ay magkakapatid. Kaya sila po ay magpinsan. At winelcome nila si Propeta Muhammad SAW. Sabi ni Jibril na batiin nyo sila, si Muhammad ng salam. Kaya binati si Propeta Muhammad SAW ng salamu alaikum ya an-Nabiyo Saleh wal ya propetang masunurin mabuti at ganun din na mabuting kapatid. So pagkatapos nun ay nagpatuloy si Propeta Muhammad SAW sa pangatlong third heaven. At sa third heaven naman ay na-meet niya si Propeta Yusuf alayhis salam. Kaya sinabi ni Jibril alayhis salam na batiin mo si Muhammad. So binati po ito niya na ng salamu alaikum ya Nabiyo Saleh wala ako Saleh. O sabi niya, kapayapaan sa iyo, salamu alaikum kapatid na mabuti, masunurin at propetang mabuti at kapatid na mabuti. Then tumuloy si Propeta Muhammad SAW sa pang-apat na kalangitan. At doon naman ay na-meet ni Propeta Muhammad SAW si Propeta Idris alayhis salam na mas kilala sa tawag na Enoch. Then si Idris ay sinabihan ni Jibril din na ganun, na batiin mo si Propeta Muhammad SAW ng salam. Assalamu alaikum ya Nabiyo Saleh wala aki Saleh. Sabi niya doon na salam sa iyo o kapatid na mabuti at masunurin. O propetang mabuti at masunurin at kapatid na mabuti. Then nagpatuloy siya sa ikalimang baitang ng paraiso, ng kalangitan. At sa ikalima naman ay na-meet ni Propeta Muhammad SAW si Harun. Si Harun alayhis salam. Kaya 'yun, ganun din na bumati ito ng salamu alaykum ya Nabiyo Saleh wa akis Saleh. Then nagpatuloy si Propeta Muhammad SAW sa ika-anim na kalangitan at na-meet naman ni Propeta Muhammad SAW si Propeta Musa, si Moises, kumananawa ang kapayapaan. At sinabi nga nito na ni Jibril na batiin mo ng salam si Propeta Muhammad. Kaya binati ni Musa alayhis salam si Propeta Muhammad. Salamu alaikum ya Nabiyo Saleh wala ki Saleh, na kung saan ay salam sa iyo propetang mabuti at masunurin at kapatid na mabuti. Sabi niya. At umiyak si Propeta Musa alayhis salam. Kaya nagtanong si
Propeta Muhammad, bakit ka umiyak? Sabi niya kay Musa alayhis salam. So sabi ni Musa alayhis salam, naiyak ako sapagkat, sabi niya, na-meet ko ang batang, pinakabatang propeta. Kumbaga si Propeta Muhammad ang pinakahuli at pinakabatang propeta. Sabi niya, na napakaraming mga, isipin mo yan, sabi niya, napakaraming mga na tagasunod si Propeta Muhammad. Sabi ni Musa alayhis salam, naiyak ako dahil sabi na mangha ako dahil ikaw ang pinakabatang propeta, ikaw ang pinakamaraming tagasunod na papasok sa paraiso. Allahu Akbar. So si Musa alayhis salam mismo nagsabi na napakaraming papasok sa paraiso sa mga Muslim na mga masunurin kay Propeta Muhammad sumunawang kapayapaan. Si Musa mismo ang nag-confirm. At nakita rin ni Muhammad na umiyak si Musa alayhis salam. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bakit ka umiyak? Sabi niya, sabi ni Musa alayhis salam, kaya ako umiyak sapagkat ginawa ko ng lahat sa angkan ng Israel. Sabi, kumbaga, siya rin ay isinugo sa angkan ng Israel. Ginawa niya ng lahat, pero ang angkan ng Israel ay sinayang nila ang biyaya, kumbaga, tinanggihan nila ang paraiso at karamihan sa kanila ay sa impyerno. So karamihan po ng mga angkan ng Israel, ang mga Hudyo, ay sa impyerno. Hindi katulad ng mga umat ng Propeta Muhammad sallam, yung mga nasasakupan ni Propeta Muhammad sallam, sabi ni Musa alayhis salam, labis akong namanga dahil sa dami ng mga tagasunod mo ang papasok sa paraiso. Allahu Akbar. Nawa isama tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga papasok sa paraiso. So, yun po mga kapatid sa panampalatayang Islam. At umakyat si Propeta Muhammad sallam na daladala ni Jibril at dumako sila sa ikapitong kalangitan at na-meet naman doon ni Propeta Muhammad sallam si Ibrahim alayhi salam. At sinabi nga ito na ito si Ibrahim alayhi salam ang Khalilullah, ang kaibigan ni Allah, ang Khalil. Kaya binati ni Ibrahim si Propeta Muhammad sallam ng Assalamu alaikum ya nabiyun Saleh wal aqi Saleh. Sabi niya. So napansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taong nakikita niya doon, mga tao na kung saan ay iba-iba ang mga bawat side na kanyang nakikita, may mga pinaparusahan. So then pagkatapos noon ay pinaakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na lamang sa tinatawag na ang tinatawag na muntaha, ay nakipag-usap si Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinag-utos sa kanya ang 50 beses na pagdarasal, 50 times na pagdarasal. Doon itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang sala na 50 times na iniutos. Kaya tinanggap ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masaya siya. So, sipin mo, si Propeta Muhammad tinanggap niya ng masaya. At nang siya ay bumaba, nadaanan niya si Musa alayhis salam at sinabi ni Musa alayhis salam, "Ya Rasulullah," sabi niya, "O sugo ni Allah, anong sinabi sa iyo ni Allah na ipinag-utos niya sa iyo?" Sabi niya, "Ipinag-utos sa akin ni Allah ang obligadong pagdarasa ng 50 beses sa isang araw." 50 times mga kapatid. Subhanallah. 50 times na pagdarasal. Kaya sabi ni Musa alayhis salam, sabi niya, "Bumalik ka doon, wag mo, hindi pwede, sabi niya. Napakahirap 'yan." Bakit sinabi niya na napakahirap 'yan? "Bumalik ka doon," sabi niya, "eksperyensyado ako sa mga Bani Israel na ipinag-utos ko sa kanila ang matinding effort na pagsagawa ng pagdarasal na kahit nga 2 beses lamang sa isang araw ay hindi nila magawa-gawa. Kaya humiling ka sa iyong Panginoon na bawasan sa mga ummat mo, sa mga mananampalatayang Muslim ang 50 pagdarasal." Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbalik doon at nakiusap siya kay Allah na bawasan ito at binawasan ito ng 10
beses, kaya naging 40 na lamang. At ito'y bumaba. At nang ito'y dumaan kay Propeta Musa alayhis salam, sinabi ni Musa alayhis salam na ano ang siyakot sa'yo? So sinabi ni Propeta Muhammad alayhis salam na binawasan niya ito ng 10. Sabi ni Musa alayhis salam, hindi pa rin kaya yan. Bumalik ka doon sapagkat ang sabi niya, kilala ko ang Bani Israel na kung saan ay dalawa nga lamang din nila kaya. So na, bumalik na naman si Propeta Muhammad alayhis salam. Binawasan na naman ng 10 hanggang naging 30. Then, nalaman na naman ni Musa alayhis salam, sinabi sa kanya na bumalik ka, hindi pa rin kaya yan. So hanggang sa ito ay na-fix ito ang sala ng 5 beses sa isang araw. Kaya nung sinabi niya ito kay Musa alayhis salam, nung sabi ni Musa, ilang beses ang ibinigay sa inyo na obligasyon na pagdarasal sa isang araw? Sabi niya na 5 na lamang. Sabi ni Musa alayhis salam, bumalik ka doon, hindi pa rin kaya yan. Pero anong sabi ni Propeta Muhammad alayhis salam? Hindi na, sapat na ito. Sabi niya, sapat na ito, nahiya na ako kay Allah, sabi niya. Sapat na itong 5. Allahu Akbar. So, kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, yung obligatoryong pagdarasal ng 5 beses sa isang araw nating ginagawa na ating obligasyon, ay ito ay ang 5 beses na ito, kung ating susundin, gagawin ito, at hindi natin iniwan ang pagdarasal, ang 5 beses isang araw na ito ay katumbas po din ng 50 beses na gantimpala. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang pagdarasal sapagkat unang-una ang sala, ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo sa harap ni Allah. Si Allah mismo ang nagpahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang namagitan sa kanila na mga anghel. Kaya si Jibril alayhis salam ay hindi siya ang nagpahayag o hindi ipinahayag kay Jibril alayhis salam, bagkus ipinahayag ng direct ni Propeta ni kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah. Si Allah kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Siratul Muntaha, na ang pagdarasal ay 50 beses isang araw hanggang sa ito ay bumaba ng 5. Kaya't ang bawat sala ay equivalent to 10, kumbaga ang kanyang gantimpala. Kaya, ang pagdarasal mga kapatid sa panampalatayang Islam ay pinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkatapos nun ay bumaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinaba sa gabing yaon, ibinalik siya doon sa Makkah, at doon na ay itinuro niya ang pagdarasal. Opo. Kaya sa loob ng 3 taon, 3 years, itong dapat nating maalaman, 10 years siyang nagturo ng tauhid, yung kaisahan ni Allah sa Makkah, patungkol sa tauhid, 10 years niyang itinuro na meron lamang isang Diyos. Then 3 years naman, itinuro niya ang sala doon ng 3 taon. So, kaya equivalent to 13 years na pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ang 10 years na yaon ay patungkol sa tauhid at ang 3 years na yon ay patungkol sa pagsamba. So, makikita mo kung paano si Allah na itinuro niya ang kaisahan ng pagkilala kay Allah at itinuro sa atin ang pagsamba. Kaya ibig sabihin, tayo bilang nilika ni Allah na ang sinabi ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, at hindi ko nilika ang mga jin at ang tao maliban sa sambahin lamang ako. Yun ang palatandaan ng ating pagkatao. Kung bakit tayo nilika ni Allah subhanahu wa ta'ala, at special pa doon mismo sa kalangitan, sa 7 heavens, sa taas ng 7 heavens, sa Siratul Muntaha, itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala, hindi katulad ng mga ibang mga propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang tumanggap ng kapahayagan patungkol sa sala, mismo doon mismo iniakyat siya. At maging ang Suratul Fatiha, mga kapatid sa panampalatayang Islam,
ay itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah, bumababa si Jibril alaihi salam. Halimbawa sa Salatul Duhur, Jibril alaihi salam at tinuturo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang oras, ang pagitan ng araw, kung anong oras ang pagdarasal ng Salatul Duhur at ilang raka'a at papaano ito isasagawa ang pagdarasal, ang mga haligi niya, kondisyon ng sala. So isinasagawa ni Jibril alayhis salam, itinuturo niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din pagkatapos noon, aalis siya pagdating ng Salatul Asr, darating na si Jibril alayhis salam at itinuturo naman sa kanya ang paraan ng pagdarasal ng Salatul Asr. Then pagkatapos yon, aalis na naman si Jibril alayhis salam. Then pagdating ng Maghrib, Salatul Maghrib, babalik ito para ituro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Salatul Maghrib, na kung saan ay meron ng voices. Then pagkatapos yon, aalis na naman si Jibril. Then sa sa Salatul Isha, babalik na naman ito at itinuturo na naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamaraan ng pagdarasal ng Salatul Isha sa gabi. At ganun din sa Salatul Fajar, bababa na naman si Jibril alayhis salam para ituro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Salatul Fajar. So ganun po ang itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano isagawa ang pagdarasal. Ang pagdarasal ay ipinahayag sa kanya doon sa Sidratul Muntaha, kataasan ng Seven Heaven. Ha? Isipin mo yun. Kaya isa sa mga dapat nating maalaman, ito ba'y ginagamit din ng mga angkan ng Israel nung panahon na yaon, ang tinatawag na Suratul Fatiha? Sila ba ay gumagamit din ng Suratul Fatiha? So ang sagot po ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi, ang Suratul Fatiha, sabi niya rito, ma anzalallahu fi tawrata wala fil injil mitla umul quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi wa nisfain. Si Allah ay hindi kailanman ipinahayag ang Suratul Fatiha sa Taurat, wala rin sa Injil na katulad ng nito. Ibig sabihin ang Suratul Fatiha, ito ang pinaka ang ina ng Quran, na kung saan ay meron itong na 7 ayat na paulit-ulit na binabasa natin at inati ito sa dalawang hati. Ang unang hati kay Allah at ang kalahating hati ay kay Propeta Muhammad, sumananawa ang kapayapaan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, hindi ito ipinahayag sa Taurat, wala ito sa Injil. So, ito ay sa Quran lamang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na Suratul Fatiha. Ganun po ka special sa panahon natin ang Suratul Fatiha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. O 3 years na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 taon sa Makkah ang pagdarasal. Kaya 10 years ang tauhid tinuro, 3 years naman itinuro sa mga Muslim na mga sahaba ang pagdarasal. Then pagkatapos nun, lumisan sila at pumunta sila ng yung tinatawag na hijra. Nag-hijra sila papuntang Madina. At doon naman ay 10 years naman ay kinumpletong ipinag-utos ang pagdarasal. After 2 years ay ipinahayag sa kanya ang tinatawag na pag-ayun, ang Ramadan, Sawm Ramadan, after 2 years. So, at ang mga batas, yung sakat, meron nang ginagawa na ang sakat doon pa mismo sa Makkah. At ito ay muling niribid ulit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Kumbaga ay muli lang ni-rebuild para maging ang mga Ansar ay malaman nila na ang sala at ang sakat ay magkasama lagi yan. Kaya ang pananampalatayang Islam ay itinayo sa 5 haligi
ang pananampalatayang Islam na ito ay alal qams ash-shahada an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah wa aqimus sala wa yutus zaka wa sawmu ramadan wal hajj man istata'a ala sabili. So yun po ang haligi ng pananampalatayang Islam, na ang pinaka number one ay ang pagdarasal. Pagkatapos ng shahada, importante ang pagdarasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil ito ang palatandaan sa araw ng paghukom. Ito ang unang hukuman sa mga mabubuti nating gawa. Kaya huwag natin pabayaan ang ating pagdarasal. Kaya meron, kaya tinatawag na major sins. Diba yung major sins? Isa sa mga major sins ang tinatawag na tarkus sala. Ang tarkus sala, ito yung pag-iwan ng pagdarasal. Ibig sabihin ng tarkus sala, Muslim siya. Muslim siya pero pabaya sa sala, iniiwan ng sala. Minsan nagsasala lang ng apat na beses, tatlong beses, o isang beses lang sa isang linggo, o Jumaa lang. So kasama siya dito sa tinutukoy na pinaka tinatawag na kabair. Napakalaking kasalanan ang kasalanan na tinatawag na tarkus sala, ang pag-iwan ng sala. Kaya ito yung tumutukoy sa mga Muslim na bagamat Muslim sila ay pinababayaan ang sala. Kaya sila yung nagkasala ng tinatawag na kasalanang pag-iwan ng sala. Ibig sabihin, hindi yung mga unbelievers. Unbelievers, hindi naman talaga nagsasala ng katulad ng mga Muslim. Ang winawarningan dito, yung mga Muslim na pinabayaan ang kanilang pagdarasal, ang sala. Kaya ang title ng malaking kasalanan na ito ay tarkus sala, pag-iwan ng sala. Kaya wag nating pabayaan ang sala. Kaya ang sala, inna salata anil paksa'i wal munkar wala dikrillahil akbar. Sinabi nga ni Allah, katotohanan ang sala ay pumipigil ng mga karumanduman na o malalaswang gawain at kasamaan. Wala dikrillahil akbar. At ito ang pinakadakilang dikir. Di ba? Pag minsan nagdidikir tayo, naalala natin si Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pero yung pagdarasal, ang pinakamalaking pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam na gawain ng isang Muslim. Ang pagdarasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang pagdarasal ay inuutos sa atin, pinix niya. Inna salata anal mu'minuna kitabun mawkuta. Katotohanan ang sala sa mga mananampalataya ay inobliga sa kanila sa fix na oras. Ibig sabihin, hindi pwede ang obligatory na sala ay meron siyang fix na oras. Ibig sabihin, pag duhur, salatul duhur, ang oras niya hanggat hindi dumarating ang salatul asr, yan ay duhur. Salatul duhur yan. Ibig sabihin, halimbawa, 12 o'clock. At ang asr ay 3 o'clock. So, 12 o'clock, bago mag 3, yan ay salatul duhur. Pero yung pinaka, ang nagsasala na sinadya na halos malapit ng oras ng salatul asr bago pa magsala, kasama po yan sa tinatawag na tarkus sala, mga napakalaking kasalanan. Yung bang nagsasala ka, hinayaan mo lang, may oras pa naman, mamaya na lang. Yung pong ibig sabihin ng tarkus sala, na nagtatamad-tamad ka, oras na, pero pinabayaan mo pa. Samantalang sinabi ni Allah na ang sala ay pinag-utos sa mga mananampalataya sa fixed time. Ibig sabihin, mawkuta, ibig sabihin fix ng oras. Kaya ang aser ganun din, hindi pwedeng ang sala ng aser maghrib. Hindi pwede ang sala ng maghrib ay isya na, at ang isya ay pajar, hindi po pwede yon. Kailangan may fix time po. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpasalamat tayo dahil dinabayan tayo ni Allah sa pananampalatayang Islam. At lagi nating pakatandaan na ang sala ay inireveal, ipinahayag pa kay Propeta Muhammad SAW doon sa tinatawag na Sidratul Muntaha, dito sa kaitaasan ng Seven Heaven. At ang Suratul Fatiha ay special ito na ipinahayag kay Propeta Muhammad, na wala sa ibang mga
mga propeta. So special po. Kaya ang sala galing sa word na sila, connection. Galing to sa word na sila, ibig sabihin pag ikay nagdarasal, may connection ka kay Allah. Kaya tinawag itong sala galing sa word na sila, ibig sabihin connection mo kay Allah. Kaya ang isang mananampalatayang Muslim na nagdarasal ay meron siyang connection kay Allah. Kaya ibig sabihin nun, isa sa mga sinabi ni Propeta Muhammad SAW na sino mang nagdarasal sa malamig na gabi, sino man ang nagsala sa ng Salatul Fajr, man Salatul Fajr, pa innahu dimathillah. Sino man nagsala ng Salatul Fajr, ibig sabihin yung alimbawa sa umaga, madaling araw, yung obligadong sala ng Salatul Fajr, kapag ito'y isinagawa mo, at bago mo itinayo ang Salatul Fajr, yung obligatory, nagsagawa ka muna ng dalawang raka'a ng tinatawag na sunnah, dalawang rakataini, man salla rakataini, sabi ni Propeta Muhammad SAW, kayrum minad dunya wa ma fiha, ang dalawang raka'a ng sala na sunnah bago ang obligatory ay mas mainam pa ito kaysa nilalaman ng mundong ito at ng pagitan ng mundong ito at ng kalangitan. Allahu Akbar. So ganun po kaganda ang sala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sunnah pa lang yun, ha? Then pag nagsala ka ng Salatul Fajr, yung obligatory, tunay na nasa protection ka ni Allah. Ibig sabihin, may connection ka kay Allah. So yung mga pagsubok sa iyo, mabuti o masama, ay under supervision ka ni Allah. So lahat ng mabubuti mong ginawa, nagtiis ka sa mga pagsubok na masakit, umiwas ka sa ang mga masasayang mga bagay na hindi mo siya inabuso. So you are under the nasa ano ka ni Allah. Ikaw ay sinusubaybayan kanya, iniingatan kanya. Kaya ang mabuti at masamang pagsubok sa iyo ay biyaya. Kasi nasa protection ka ni Allah. So, kapag ang isang Muslim ay nagdarasal sa tamang oras, waqtiya, ay nasa protection tayo ni Allah. Kaya pag ang isang Muslim ay tarkus sala ang ginawa niya, iniwan niya ang sala, wala siya sa protection ni Allah. Kaya ang sala ay napakaganda ang pagkapahayag kay Propeta Muhammad mula pa sa kalangitan, sa itaas ng seven heaven, sa Sidratul Muntaha, itinuro doon sa kanya at pati ang Suratul Fatiha, at itinuro ng special sa kanya dito sa mundong ito ni Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad SAW, at itinuro sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya nga ang sala ay ito ang unang hatulan sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghuhukom ng ating mga mabubuting gawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganti pala nawatin ni Allah Subhanahu wa Taala, at ako yung humihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat hindi natin nabuksan nang maaga ang ating Zoom, at ang ating bisita na si Umu Zakiya ay hindi nakapagpatuloy ngayong araw. Inshallah, baka sa sunod na linggo, kapag ang ating mga sisters ay baka sa ibang siya, sa mga kababayan na lang siya mag-lecture. So muli, maraming salamat, at naway biyayaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil Salatul Asr na, at tanggapin naman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga sakripisyo at ating mga ginagawa, at naway patawain tayo sa ating mga kasalanan. So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyo, at naway magpatuloy kayo sa inyong suporta po sa ating Zoom, na para tayo pa ituloy-tuloy na makapag-Zoom, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa lahat, kay kapatid na Daud, at kay Nasser, at kay Abdullah Samudyo, at sa iba pa, kay sister, at sa iba pa dyan. So, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.